calibrated na yun. Pero ang maganda lang dyan kay Francino, una siyang nagtatak at una siyang nakilala sa Dots Entertainment, mm-hmm. di ba? And then, nung magkaroon na ng transition ang kanyang career na maging psycho film star, ano na siya. But I think up to this day, ang nakatatak pa rin sa kanya talaga ang Dots Entertainment at saka Psycho Films, di ba? Yes, opo. Tsaka syempre mga nagawa kong shows dito sa GMA before, like Bubblegum, Etheria, ganyan. So, hanggang ngayon, tinatanong pa rin nila, sa Bubblegum ka pa rin, di ba? Sa ko, hindi, wala na. Baka si Jackie Rice yun, kamukha ko lang. Pero, you know, I'm happy for you because you have crossed all the networks, eh, di ba? Yes. Right now, you just finished projects from the other networks. Opo. So, what's up for you now na medyo... Tapos na yung ano eh. Yung last year, nag-try ako mag-corporate job pero hindi ako masaya. Kasi parang sinubukan ko lang dahil hindi naman all the time meron kang TV projects eh. So nag-try ako. Corporate job as what? Para sa nag-start ako sa events and marketing bilang accounts director. Uh-huh. Tapos lumipat ako sa isang interior design company. Naging sales manager ako doon. Pero sabi ko, hindi talaga to para saan. So, ano ba yung gusto kong gawin? Mm-hmm. So, sabi ko, syempre, yung first love ko talaga is yung pag-aartista. Pag-aartista. But, I am still working with Ever Belena uh-huh. Company. So, as special events officer. So, yung mga special showbiz events pa rin, di ba? Oo, ganyan. At saka naging ano rin siya, celebrity endorser din siya ng Ever Belena. Before. 2010, right? Part, yes. 2010. At since 2000 and... 7 or 8 to since 2008 tapos yung 2012 naging ano na ako part na ng company. So you've been active rin kahit na hindi ka visible sa mga fans sa public, di ba? Pero lately nakikita ko sa Facebook eh mapunta na tayo dito ha. Ayun, I think it's an open book sa lahat mong nakaka open ng kanilang computers, di ba? That you are you in well yes, in a relationship. Muli in a relationship. Finally. Kung kailan naman hindi ako nag... Kasi po nung darkest moment ng buhay ko, 2011 yun, parang nag-aantay talaga ako ng night in shining Armani ko na walang dumarating. Meron ha? Wala yung huling alam ko, o ay, baka 20, alam mo rin yun. 2011 kami naghiwalay. Pwede ko bang sabihin? Part ng si Bobby yan, di ba? Si Bobby yan. Naging ano yun, part na. Ng darkest moment, ng darkest year ko talaga dahil wala akong trabaho, wala akong love life, hindi kami okay ng family ko. Tapos mag-isa ako, hindi ko alam anong gagawin ko sa buhay ko. So, 2010 yan. 2011 po. 2011. Opo. But how are you now? Ngayon, sobrang malaki na po yung pinagbago. At yun nga po, siguro dapat muna mahalin mo muna yung sarili mo. Correct, tapos kapag correct. Mahal mo yung sarili mo, sobrang punong-puno ka ng positivity, parang nakaka-attract ka na. Kaya yun po, unexpected sobrang na makilala ko yung magiging boyfriend ko. Kasi kung kailan hindi ko siya hinahanap, bigla pong dumating. Plus, ano po, last year, sobrang nag-focus po ako sa spiritual life. Hindi spiritual, ah. Spiritual life. So parang kasi po ano eh, kumbaga, kaya ka nag-worry dahil kailangan mo ng strong foundation. So sa tingin ko po, yung po pala yung kulang sa buhay ko. But you know, I-share mo naman sa amin kung sino itong special guy. Ano po siya? Isang American. Kasi sabi ko, ayoko na ng Pinoy. Sobrang na-trauma ako after kay Bobby. Wag naman. Magkakaiba sila. But you sila. Know what? Kaya ka nalaman ko po lahat tungkol dun sa daddy ko. Francine, before we let you go, ito ha, ang dami natin mga kabataan dito because I know that you came from Dots Entertainment and you've gone through a lot, you know, in terms of personal, sa career, and life as a whole. So what can you tell itong mga anak-anak na nag-girl germs dito? Share them. Because you are a survivor. I think you are a survivor. Sa tingin ko lang, lalong-lalo na sa mga kabataan, kasi ngayon talaga problema yung ang bilis mag-give up ng mga kabataan. So ang payo ko lang sa inyo, kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong mag-give up. At hindi kayo nag-iisa sa mundo. Meron kayong mga kamag-anak, may mga kaibigan kayo. At higit sa lahat, meron Panginoon na talagang pwede ninyong kapitan. So hindi kayo nag-iisa. Yan ang Francine.